morning mga garden. Welcome back sa Garden of Kuya Koy. Nandito tayo muli sa ating rooftop garden. Hindi pa tayo pwedeng lumabas. Meron pa akong 5 days to go bago ako makapasyal sa farm at makapagsimula ng tilling process. Ngayon dito muna tayo sa rooftop at nire-ready ko yung mga seedlings. Actually karamihan sa mga seedlings ko ay overdue na. Pero asikaso lang, kailangan lang na asikasuhin yung mga seedlings natin para hindi masira. Meron tayong minimintain ditong mga talong na fruiting na, namumunga na siya. Actually, nakapitas na ako ng mga dalawa sigurong batch. Tinitingnan natin yung kung ano yung mga problema na naiinkwento natin sa pag-aalaga ng talong. At ngayon, nagsisimula ng problema. Alam natin, may mga tao na kapag may problema ay mas lumalabas ang energy. Diba? Mas namomotivate. Kasi may mga tao na sanay sa challenges eh. Isa tayo doon. Hindi tayo umaayaw basta-basta. At kung ano yung problema sa ating mga halaman, ay pinag-iisipan natin at ginagawa natin ang paraan ng solusyon. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang problema ng talong dito sa roof deck o sa rooftop. Yeah, kung makikita niyo sa aking likuran dito, nalalanta ang itong bagong sanga o talbos ng talong. Nalalanta. So karamihan naman sa mga dahon niya, okay na okay, walang problema sa halaman, walang sakit, walang wilting. Pero all of a sudden, may nalalanta. So sa mga bagong gardeners, masusurpresa kayo nito. Pero sa mga matatagal na nagtatanim ng talong, ito ay common. Alam niyo kung anong salarin? Burer. Anong burer? Nocturnal na insekto ito. Gamo-gamo. Gamo-gamo. Ito ang salarin. So bago siya mamatay, mangingitlog muna siya. Yan ang life cycle nitong gamo-gamo na to. Nocturnal to eh. Aktibo to sa gabi. Aktibo siya sa gabi. Ibig sabihin, kapag madilim na, magsisimula na itong lilipad at nangingitlog. At ang pangitlogan niya ay yung mga sanga na malalambot. At number one na candidate ay ang talbos ng talong. So ito ngayon ang nangyari. Kung kikilatisin mo siya, wala ka kaagad na mapapansin na damage sa stem. Pero bakit siya nalanta? So, ito kapag nangitlog to, napakaliit lang ang tinutusok niya lang sa murang sanga o sa talbos. Then yung kapag nandun na yung itlog, magsisimula ng malanta ang talbos ng talong. Ayun. Tapos maya-maya mapapansin mo, after few days, mapapansin mo mayroon ng lumalabas na dumi ng uod. Ibig sabihin, yung uod ay lumalaki na sa loob ng sanga. Kaya yun ang dahilan. Wala nang pag-asa pag ganito, pinuputol na to. Tulad ng isa dito, tingnan niya, tandaan natin itong napakagandang moth o gamo-gamo. Ito ang salarin. Ito ang salarin. Meron din mga maliliit pa nito. Yung white fly basic, normally, nakatira siya sa ilalim ng dahon. Tulad nito. Yeah, may white fly siya. Oh. Napakaliit. Diba? Napansin nyo? Yeah. Napakaliit ng white fly. Nagdadala din ito ng sakit sa halaman. Napakaliit lang ng mga kapag niyug-yug mo, mayroong lilipad na maliliit. Ito halos wala akong mapansin eh. Malinis pa itong talong na to. Okay, pero doon sa medyo sa may kanto, may napansin ako doon ng mga white flies. Yeah. So yung maliliit na yon na gamo-gamo, tinatawag na white fly, dito siya sa ilalim ng dahon nakatira. At dyan din nangingitlog. At ang ipoproduce niyang peste or sakit ay yung parang alamag or mildew. Yung maliit na yan. No? Parang pulbos. Yeah. Kakapekto din yan sa halaman kasi yung pamumunga na nasisira niya yung pagpuproduce ng bulaklak ng halaman. So ngayon, anong si remedy yung gagawin natin dito? Puputuli na. Sayang, ano? May bulaklak pa naman, no? May bulaklak. So supposed to be magiging bunga to at saka may maliit pang sanga dito.
So ngayon, dahil sa nalanta na siya, puputulin na lang. Yan. Dapat tingnan natin kasi dapat kasabay na yung pinag-itlogan. Ito. Yung pinag-itlogan ng gamo-gamo. Yan. Napansin niyo yan? Ito na yung dumi ng uod na nasa loob. Maliit pa. Yan. So, para siyang binakunahan. No? Para siyang binakunahan. Napakaliit lang. Halos hindi mo mapansin kung saan nang itlog yung gamo-gamo. Pero yung uod, yung itlog niya, nandito na sa loob. Buhay na. Kaya ito ang resulta. Lanta. So, ito ang pangkaraniwan na sakit ng talong. Actually, hindi siya sakit. Resulta lang ito ng peste. So, ngayon, patuloy tayo nag-i-spray nito. Itong fermented na Madrid cacao. Meron akong isang kaibigan na nag-comment sa akin, pwede bang haluan niya ng molasses? Ang magandang haluan ito ng molasses. Kasi yung molasses, sticky yun, di ba? So, magiging siyang contact. No? Para siya magiging contact pesticide. Pero dahil sa organic ang molasses, so maganda rin siyang foliar fertilizer. Kasama ng fermented na Madrid cacao. Okay, so patuloy tayo dito sa maintenance ng ating mga tanim. Papansin ninyo. Bilang karagdagan sa talong, dito mapapansin ninyo sa bunga, no, may dumi na ng uod. Ito sa bunga ng talong. Ito. Sino ba? Ito. Yan. Ito ay dumi na ng uod. O, tagusan siya hanggang sa likod. Yan. Yan. Kita na. Sa na t-shirt ko. Yun. Yan. So, dumi ng uod, tagusan sa bunga. Wala na to. No? Wala na tong chance na maging maayos na bunga. So, puputulin na rin natin to. O, baliwala na to. So, yun ang perwisyo, dulot ng mga gamo-gamo pagkagabi. Nangingitlog sila sa mga surface na kaya nilang pangitlogan. Maliliit lang bunga kasi ito yung variety ng talong na maliliit talaga ang bunga. Kahit anong pilit natin, hindi ito lalaki. Ganito na talaga. Pero hitik din sa bunga. Oh. Ganda rin. Hitik din sa bunga. Diba? Yan, sabi mo nga, napansin natin itong isang bunga ay meron ng dumi ng uod. Hmm? Yan, pinagpugaran, pinagitlogan na siya ng gamo-gamo. Yan. So ito yan, number one to na concern natin sa pag-aalaga ng talong. Yung mga borer, insect borer. Yan. Ano ang pamuksa? Yan po ang malaking tanong. Kasi kung gusto natin ng organic, challenging talaga yung pagkontrol ng peste sa organic kung pamamaraan. Challenging. Pwedeng pausukan. Pwede tayo mag-formulate ng mga insect repellent. Pwede rin tayong mag-invento ng attractant. Kasi nocturnal nga, panggabi, aktibo sila sa gabi. So ang iniisip kong pamamaraan ay ilaw. Kung naalala ninyo yung kwento ni Dr. Jose Rizal na habang tinuturuan siya ng kanyang nanay sa pagbabasa ni Doña Chudora Alonso Rialonda, alam pa natin pangalan ng nanay ni Rizal. Kung naalala ninyo yung kwento na yon, yung anecdote na yon, habang nag-aaral si Rizal, tinuturuan ng kanyang nanay magbasa, ay nawala yung atensyon ni Rizal sa pagbabasa, na ibaling na doon sa lampara na may gamo-gamo na umiikot paligid. No? Saka yung gamo-gamo, dalawa. Tila ba yung maliit na gamo-gamo ay pinagsasabihan ng malaking gamo-gamo na huwag kang lalapit sa apoy. Pero yung maliit na gamo-gamo ay lumapit sa apoy at ito'y nasunog at nahulog doon sa langis kasi oil lamp yun eh. So, nung napansin yun ni Doña Chudora, sabi ni Doña Chudora kay Rizal, tingnan mo, hindi ka, you are not paying attention. Tulad nung maliit na gamo-gamo, hindi siya nakikinig sa warning ng kanyang nanay na huwag lalapit dun sa apoy. So ngayon napahamak yung maliit na gamo-gamo. Diba, mayroon tayong moral na matututunan dun sa kwento na yon. Pero ang sense doon, ang clue na nakuha ko doon ay ang gamo-gamo ay na-attract sa ilaw, sa lampara. So ang iniisip ko, magkikreate ako, gagawa ko ng isang trap. Basyo ng tubig o kaya ng soy sauce o kaya suka, mas maganda siguro para malinis eh. Tapos lalagyan siya ng molasses sa loob kasi yung molasses sticky eh. Kaya mayroon namang nabibili na
insect attractant ngayon na yung insekto kapag lumapit ay didikit at mamamatay. So lalagyan ko ng ilaw sa loob, bubutasan ko yung container na yon, papailawin ko sa gabi. So ibig sabihin kapag gabi, may ilaw dito sa garden na pula, na parang katulad din ng sa lampara. At yung moth ay ma-attract, papasok doon. Kung hindi siya dumikit, pwede siyang mahulog sa langis. Lalagyan ko ng cooking oil, pwede na eh, para walang scent. Kasi kung motor oil, baka pwede rin, basta bago siguro. Hindi yung change oil na yung kulay itim. So yun ang idea na gusto kong gawin, no? Na pwede siyang by means of yung attractant or trap. Na sa gabi pwedeng pailawin para maka-attract ng moth. At yung moth ay lalapit doon, either dumikit siya doon sa loob o mahulog siya doon sa langis. Kaya pwede rin tubig lagyan ng dishwashing liquid. Okay? So yun ang mga iniisip kong mga pamamaraan sa pagpuksa nitong burer, itong insect burer na chemical free. So hindi tayo mag-i-spray kasi dito sa bahay, hindi pwede yung chemicals, eh, delikado. So gumagawa tayo ng mga alternatibong paraan na natural para hindi tayo, hindi makasama sa ating kapaligiran, lalo na't nasa bahay. Okay? So kita nyo yung talong, ano? Maraming bunga, pero may peste. So ito, wala na to. Puputulin na to. Sayang. Yeah. So ito, dito rin, pinutol ko na rin yung murang sanga kasi nalanta din dahil sa gamo-gamo. Ayan. Okay, mga garden. Kahit ganito, no? Mayroon tinatawag na kasiyahan at kalungkutan. Pero yung kalungkutan, pwede nating turn into learning experience. Di ba? Ayan. So pag-aaralan natin para natin mapuksa ang mga insekto o pest sa mabisang paraan at hindi harmful sa ating kapaligiran. Okay? Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat.